Hello guys and welcome back to my channel. So ngayon guys, no, magpapatuloy pa rin ako sa vlog 3 na, no, na question and answer, no. Guys, ito ulitin ko lang guys, ah, yung mga sagot ko guys is may idea lang, idea ko lang, ah, hindi ko sinasabi na yan talaga yung tama guys, no. But depende na sa inyo guys, no. Basta ako sa mga sasagot ako tulad ng sinasabi ko sa mga una kong video. Kung at saan lang na naabot yung pagkakaintindi ko rin or naabot ng knowledge ko. So, continue tayo guys sa mga katanungan ng mga viewers natin, no. Ito yung first question guys kay Sir Jasper Misa. Sabi niya, "Boss, ano pinagkaiba ng 15 inches and 18 inches speaker pero pareho sila ng watts?" Siguro kung natural yung diameter, no? Pero ako guys, ha, yung lakas, sabi natin same kasi pareho naman sila ng wattage, eh, di ba? Pero yung tunog niya guys, iba. Ito, correct me if I'm wrong dun sa mga gustong mag-share. By the way guys, yung mga gustong mag-share, feel free to comment below, no, para magka-idea rin ako at makamalaman din ng iba. So ako guys, back to the topic na ano yung pinakaiba ng 18 inches at 15 inches. Ako sa nalalaman ko lang dati guys, ha, yung 18 inches mas malawak yung tunog na yun, mas malaki. Yung 15 inches naman, possible mas tighter na yung bass niya. Mas hindi ko na sinasabi na sobrang liit, but mas maliit, mas tighter yung tunog niya. Yung malaki, medyo maluwang yung tunog niya. But kung sa malaki yan talaga, mas maganda talaga siya, no, say 18 inches. Kaya nga sinasabi ng iba guys, no, na ginagawa nilang mid-bass yung 15 inches, pero depende na ako, hindi ko masyadong ma-appreciate yung mga ganyan. Pero yun lang yung idea ko guys, ha, malawak yung tunog, no, malaki yung tunog ng 18 inches. Yung 15 inches mas tighter yung bass niya. So yun yung explanation ko sa idea ko. So next question tayo kay Sir Reneben Amora. Sir, pwede ba pang subwoofer speaker ang Concert 502? Kusog na balodan na po og 2 speaker na 8 ohms 300 watts dual amplifier, akong gamiton 200 times 200 ang isang pang mid o tweeter. Di ko masyadong ano kung ano tong, siguro yung sinasabi ng dual amplifier, di kaya porket dalawa yung channel ng isang amplifier ng 502. Ito lang yung ano ko sir, ha, si malakas pa rin naman to, no, lalo na sa bahay malakas pa rin naman kasi si Concert 502 more or less, no, 75 watts at 8 ohms to 100 watts, malakas pa rin sa bahay guys, no. Kahit yung bass niya maganda, basta si yung mga 502, yung nalalaman ko maganda yung mga bass nun, gumagapang din. Pero sa pambahay guys, ha, iba kapag outdoor na. Pero yun yung ano ko, yung tinatanong niya, pwede ba daw? Pwede ba sa 8 ohms lang, no, 8 ohms hanggang maximum of 4 ohms load. Pwede yan. So next question tayo guys, no. Regem Atilio. Boss, ay idol, kaya Vani P5 ang upat ka 800 sa Tagalog guys, kaya Brownie P5000, no, to Sonra yung apat na 800 watts na D15? Yes, kaya niya, pero take note lang sir, yung si P5 nasa 800 watts lang siya at 4 ohms. Kasi ito, kung sasabihin mong apat na 8 ohms, hindi niya na mention 800 watts lang. Basta sir, make sure lang na if ever maglo-load ka ng apat, make sure na 8 ohms yung speaker. But if ever na 4 ohms yung speaker na 800 watts, dalawa lang, tig isang speaker lang per channel yung ilalagay mo. Pero yung sa 800 watts, kung RMS tong 800 watts niya, Basta nasa 600 watts at 8 ohms si P5 at 800 watts siya sa 4 ohms. So, next question.
nakawala sa ano to guys, sa messenger to no, or sa page. Kaya ba ni P5 ibigay ang lakas ng 1000 watts? Live Pro Bossing, pakisagot po, salamat. Yung tulad nung sinabi ko guys, si P5, Tosonra P5000S na amplifier, nasa 600 watts lang siya at 8 ohms. So kahit mag-load ka pa ng 1000 watts na speaker, patutunogin niya pa rin. Kasi kung iisipin natin, malakas pa rin naman yung 600 watts guys, no? Pero yun nga lang, kung sasabihin mong mabubusog ba yung speaker mo, possible hindi. Kasi mataas eh, 600 watts lang yung amplifier, 1000 watts yung speaker. Pero kung sabihin natin malakas, malakas pa rin guys, no? Malakas pa rin. Pero iba na, wag na, hindi na yung kasama sa mga katulad nung kasing lakas ng mga disco guys ha, hindi ganun guys ha. Pero kung sa bahay or sa mga event na mga maliliit na event, malakas na yan. So, next question tayo. SDSS, ba't kaya speaker ko naugong kahit di pa naka-on music, ba't ganun parang grounded? Sir, first kong ma-advise sa'yo, no? Check mo yung mga connection cable mo. Try mong tanggalin yung mga input ng amplifier mo, tapos iwan mo yung speaker wire hack papunta sa speaker mo, tapos try mo kung umuugong pa rin ba. But if ever umuugong pa rin, ako suggest ko sa'yo dalhin mo sa technician pa-check mo. Kasi hindi natin masasabi yan eh. Kung marami kasing pwedeng cost yan, kung ano yung problema niya, ba't siya nag-aham eh. But sa mga naranasan ko dati sir ha, medyo yung ano niya, yung sa switch mode niya, pag nadudumi yun, possible nag-ground siya nun. At saka yung mga filter capacitor niya, kung bubuksan mo yung amplifier mo, meron yung medyo mga malalaki na capacitor, yun yung mga tinatawag nilang filter caps, no? Possible yung iba doon, baka bumigay na, or pumutok na, or may problema na. So, payo ko sa'yo sir, pa-check mo sa technician if ever di mo makita yung or mahanap yung problema. So, next question tayo. Boss, pag naka-parallel mode si C12 or baka C812 siguro to, no? Yung power amp, ilang watts na speaker pwede i-load sa per channel? No idea ako neto kung ilan yung watts ni si, siguro si yung minimi neto si C812 na tulad ng mga Mikol siguro, no? Pero if ever lang, siguro nasa mga 600 watts yun, no? 500 to 600 watts, no? Yung mga ganun na amplifier. Kapag ganun, sir, more or less, doon ka pa rin malapit sa watts niya, no? Automatic 500 watts, kaya niya yan. 500 watts. Pero kapag lumagpas ka na kasi na, umabot ka na ng mga 900 or 1,000 or more, mga medyo sayang na yung lakas ng speaker mo doon. Hindi niya na mabubusog yun. Patutunogin niya ba't hindi mabubusog. Pero payo ko sa'yo sir, mga more or less mga 500 to 600 watts ng mga speaker yan. Swap lang sa kanya yan. So, next question tayo. Sir, anong Tosonra ba na model na 2,000 watts? Ito, di ko alam. Di ko alam kung ano itong ibig sabihin niya. Amplifier ba o speaker? Si Tosonra, pinakamalakas yung Tosonra na amplifier. Yung ano lang yun, yung CA50. CA50, nasa 550 watts at 8 ohms load. Yun lang yung pinakamalakas na amplifier sa Tosonra. At saka yung sinasabi nilang, di ako naniniwala dun, yung sinasabi nilang 5,000 watts na speaker. Meron siya yung sila dun, yung 4 ohms na speaker, katulad ng 1825, sinasabi nilang 5,000 watts, pero di ako maniwala na ano yan, baka nasa more or less 1,200 or mga ganun na watts lang yun. So next question tayo. Pops, nga pa-request vid ako kung ano maganda i-set sa crossover pag indoor setup or outdoor setup. Ako kasi or kahit sa iba usually naka 60 Hz lang. Lagi ko set ko sa sub, napapansin ko sa iba 80 to 40 pag outdoor use. ako guys, never pa akong nakapag-try below 80 Hz sa setup ko. Pero depende kasi tayo kasi guys, iba-iba kasi yung test natin sa tunog, iba-iba yung nakapagsabi tayo maganda or pangit, iba-iba kasi yung preferences natin sa tunog eh. Pero ako gumagamit ako ng mga more than 80 Hz usually sa outdoor kasi
Ako talaga guys, ako madalas nasa 80 Hz to 100 Hz, but for outdoor kasi minsan parang hindi ko na nararamdaman yung lakas ng bass ng sound system ko. Kaya naglilipat ako sa mga 120 to 140 Hz. But ako usually talaga ganun lang yung range ko, no, from 80 Hz to 140 Hz. Pero depende. Kasi kapag siguro kung sa indoor, halimbawa nasa gilid siya, nasa mga malaki kasi advantage ng indoor eh. Halimbawa nasa corner siya, doon mo linagay yung sub. Minsan talaga mas maganda yung output niya doon eh. Kaya lalo na semento, solid. Ayan, maganda yung labas niya doon. But tulad ng sinabi ko guys, depende sa inyo yan, oh. Kaya pakinggan nyo yung saan yung gusto nyo yung na tuning. So next question tayo kay Sir Jesse Rich Bato Pinlak. Sir, good day po. About active crossover, tanong ko lang po, nasa event ka, especially outdoor, basically saan nakaset yung bass frequency mo, lalo na Martin Audio ang sub mo, mas prefer niyan mababa ang frequency, tama ba? Ako sir, actually di ko alam kung ano talaga yung dapat na setting sa kanya. Ako na lang, tulad ng sinabi ko sa previous question sir, na chino-tuning ko na lang kung saan ko gusto medyo maganda na sa pandinig ko, dun na ako. But yun yung sabi ko sir, no, naglalaro ako lang ng ako ng cross point ko sa crossover ko sa low between 80 Hz to 140 Hz. Doon lang ako nag-a-adjust, but most of the time 100 Hz talaga ako. Pero depende talaga ako kasi ina-adjust ko minsan yan yung may hinahanap ako na bass. Siyempre binago-bago ko yung cross point niya doon. Pero depende talaga sir, no, kung sa inyo kung ano yung maganda sa pandinig nyo. Ako, basta ako, dyan ako naglalaro, 80 Hz to 140 Hz. So next question tayo kay Sir Deira Manalang. Sir, question, need pa din ba lagyan ng dividing network yung sub speaker 500 watts passive na pang low? If yes, ilang watts ilalagay na dividing network or crossover network? Ako sir, no, ako masasuggest ko kung may active crossover ka na, wag mo nang lagyan. Kasi yung advantage niyan, kapag may active crossover ka, tulad nung sinabi ko, nababago-bago mo yung cross point. Gusto mo ng 80 Hz, gusto mo ng 100 Hz, gusto mo ng 120, 140 Hz. Yun yung naka-advantage yun. Kasi kung lalagyan mo ng passive yan, halimbawa, dati gumamit ako niyan, yung 400 watts na dividing network ng crown. Pero basta ako, gumamit ako dati noon. Yung disadvantage yung dati, sir, fixed na kasi siya doon. Halimbawa, nakaset yun sa 100 Hz. Tapos gusto mo nang nakaset sa 100 Hz ha, yung passive or yung dividing net, dividing net or low pass, sabi natin low pass filter. Kapag linagay mo yan sa sub mo, halimbawa 100 Hz yung cross point niya noon or yung cut niya or low pass niya. Kapag gumamit ka ng active crossover tapos gusto mo angatan yung frequency ng sub mo, gusto mo abutin ng 120 or 140 Hz, di mo na maabot yun kasi dun pa lang sa filter niya na-filtered na siya. Parang di na, yung nakokontrol na lang ng active crossover mo, 100 Hz pababa na lang na Hz. Yun yung idea ko sir, no? Tapos sa watts naman, di ko maano sa'yo kung ano yung watts kasi wala akong masyadong mababasa ng mga ganun. Yung nakikita ko lang yung sa crown, 400 watts ba yun sa crown or 500 watts ba yun yung cross, yung low pass niya na testing ko dati. So next question tayo kay Sir Orville Alo. Boss, tanong ko lang boss, apat na 1805 kaya sa CA20? Kung minimin niya yung 1805 na speaker ng Tosonra, yung steel frame na 1000 watts, yes, kaya. Kaya yun, sir. Kasi kahit sinasabi na 900 watts sa Tosonra yun, sa tingin ko, nasa mga more or less 500 to 600 watts lang yung 18 inches na yun, eh. Tapos, si CA20, 1,250 watts at 8 ohms, eh, lalo na pag mag 4 ohms ka, siguro lalagpas ng 1,500 watts yun.
kayang-kaya na yun, sir, no? Basta maximum of 4 pieces lang na 8 ohm speakers. Bali, tig dalawang speakers per channel para magtotalan siya ng 4 ohms load. So, next question tayo. Kay Sir Michael Alenio. Sir, advisable ba na lagyan ng passive crossover ang sa tweeters din sa speaker naka-active crossover? Michael Alenio of Marcelino Lights and Sound. Advisable ba na lagyan ng passive crossover sa tweeters din sa speaker naka-active crossover? Yes! Pwede! Pwede, sir, pwede. Kung, anyway, yung basta si importante talaga yan eh. Ako ganyan ako mag-setup, sir. Importante talaga si tweeter. Lagyan natin ng ano, yung sinasabi mong passive filter or passive crossover. Marami kasi nalilito niyan eh, crossover, filter, or dividing network. Basta kung ibig mong sabihin, sir, sabihin natin high pass filter, sabihin natin yung mga capacitor na yung mga ganon. Yes, pwede, sir. Pwede. Walang problema. Basta kasi si speaker, wala namang problema si speaker. Kahit anong frequency ipasok mo yung speaker, hindi naman basta-basta masisira yan eh. Si tweeter yung delikado mapasukan ng low frequency. Yun yung importante. Yung sinasabi mo, nalalagyan mo ng passive filter ba o passive ano to, passive crossover or yung crossover network, yes, pwede yun. Basta high pass yun, sir. Hindi low pass, ha. High pass filter. So, next question tayo. Ano ba mas maganda, active o passive na subwoofer? Kay sir, tanong to na Sir Alan Kagampang. Sir, ako sa in my case, hindi ko pa na-try gumamit ng active subwoofer, no? But pangarap ko rin. Ako talaga, sir, sa akin lang, opinion ko, mas gusto ko yung active na subwoofer, no? Mas malinis siya, less hassle na sa akin. Kasi kung yung bibit-bitin mo, yung sub lang, may andun na yung amplifier eh. Tsaka, pwede ka na lang mag-link doon ng mga XLR. Depende kung ano yung takbo ng DC signal chain. Si passive kasi, nagdadala ka pa ng external amplifiers. Tapos, ayun. Basta, marami ka pang dadalhin. Tapos, may mataas pa na speaker wire. Pero ako, suggestion ng mga kaibigan ko, sir, yung mga nakagamit na, ewan ko kung bakit ganun yung sinasabi nila sa akin, wag na daw akong bumili ng active sub or powered na subwoofer, no? Kasi, ewan ko kung ba't sinasabi nila nun, baka kasi, mas malakas daw, ewan ko ba't ganun yung ano nila, mas maganda daw talaga kapag, ano, subwoofer, passive. Ewan ko, yun yung sinasabi nila. Pero siya, nakikita ko naman doon sa mga malalaki na mga gig. Hindi naman dito yung madalas sa mga international na tinitingnan ko. Mga halos lahat na sila, active na yung ginagamit nila. Pero ako, depende talaga sa'yo. No? Kasi may pros and cons pa rin eh. Yung subwoofer kasi, mahal. Mahal yung powered at active. Yung passive naman, mura yung gastos mo doon. Pero sa performance naman, siguro same lang naman siguro sila. Malinis naman. Malinis pa rin naman kasi gumamit ka pa rin ng active crossover doon sa passive eh. Pero same, sa tingin ko, depende na lang siguro. Sa budget na lang siguro magkakatalo, no? Kung kayang mag... Kung ako lang, kung afford ko yung active na subwoofer or powered, doon ako. Kasi usually naman, indoor ako eh. Pero doon sa mga outdoor, madalas talaga doon gumagamit yung mga passive ginagamit nila. So, next question tayo. Kay Sir Ferdinand Flores. Salamat, sir, sa 2 ohms ata yung pinalakas na baho, sir. Ano ba yung maganda, sir? KKE na si A50 or Tosonra si A50? Siguro minimid nito, no? No, sir. Hindi wala sa 2 ohms yung wala sa 4 ohms, wala sa 8 ohms yung magandang bass. Importante niyan, match yung impedance ng amplifier at speaker mo. Yun yung opinion ko, ha. Correct me if I'm wrong dun sa mga mas may nakakaalam, ha. Ako, si 2 ohms kasi malakas pero sobrang mainit na yan. Kahit capable pa mag-handle ng 2 ohms load yung power amplifier mo, mainit talaga yon. Ako, yung sa akin lang talaga, maganda lang talaga yung 4 ohms. At yung sa tinatanong mo kung alin yung mas maganda sa KKE na si A250 at Tosonra na si A50, regarding sa price niya, ako, sa nakikita ko sa features, mas panalo sa akin yung si A50 ng KKE. Maganda yung features na. At saka medyo mas malakas siya compared dun sa si A50 ng Tosonra. But,
medyo may agwat sila sa price. So, yun lang yung sagot ko, sir. So, next question tayo. Ano to? Palagi ko po pinapanood video nyo. Kaso, di nyo po ako nabanggit kung hanggang... Hindi nyo pa po nababanggit kung hanggang saan kang kaya i-load KP5. So, yung kaya lang talaga, ako pinaka-the best lang talaga sa akin na i-load KP5. Yung 500 watts na 8 ohm speaker, apat. So, bali... Tig dalawang speakers lang per channel. So, magto-total siya ng 4 ohms load per channel kahit 500 watts. Pero kung sabihin mo kung ano yung pwede, 500 watts to 1,000 watts na speaker, pwede doon. Pero yung swak talaga sa kanya, yung 500 watts na speaker. So, next question tayo. Sir, tuloy yung sound pag-connect sa sound survey. Masid lang ko, sir. Ako gamit kay DVD players. Yeah. 31 dual rack equalizer or Sakura 5024 Canada, sir. So sa question nyo guys, paano daw yung connection no, ng DVD player tapos mayroon daw siyang equalizer and then mayroon siyang Sakura 5024. Ako sir, akong ganyan, kung walang mixer, pwede naman yung DVD mo direct mo na doon sa amplifier mo no, direct mo doon sa likod ng amplifier mo kung meron naman yung DVD auxiliary, ano pa yung VCD yata yun or CD. Tapos kung napapansin mo sir sa mga 502 model, meron yan, kung di ako sure ha, pero meron yata silang yung dalawang input at output for EQ na RCA nga lang, RCA. Good, maganda siguro kung itong equalizer mo kung meron siyang RCA or yung PL no, para, pero depende sir, di ko kasi, iba-iba kasi yung connection niyan eh, yung terminal niya. But pwede ka doon. Pakita mo lang, picture mo na lang yung likod doon, pakita mo sa mga tindera kung ano yung kailangan mo na cable, tapos doon, magpapagawa ka ng cable doon. Kasi meron naman yung input at output, yung parang may jumper, tanggalin mo yun. Palit mo yung output doon, pasok mo sa equalizer, tapos yung output na equalizer, input mo naman ulit doon sa input ng amplifier mo. Mas medyo kontrolado mo yun kung gusto mong mag-adjust doon sa equalizer mo. So, yun yung sagot ko sa iyo, sir, no? Medyo mataas kasi kung in-message ko sa iyo. Ang hirap i-explain, eh. So, next question tayo kay I Love Kick Bass Music. Sir, pwedeng magtanong kung yung Concert 502 na integrated amp, kaya ba talaga maglabas noon ng 500 watts? Medyo nakakaduda lang kasi. Sir, ako sir, yung Concert 502 talaga, yung mga 502 yan, tulad ng mga Concert 502 or 5024, 5023 na Sakura, nasa mga more or less 32 to 36 volts yata yung mga power supply. More or less sir ha, yung mga duda ko lang ha na watts niya per channel, mga 75 watts to 100 watts. Yan lang yung rough estimate ko kasi hindi naman ako technician na masusukat ko talaga, pero rough estimate ganyan yung mga lakas nila. 75 watts to 100 watts RMS per channel sila. So, yun yung sagot ko sa Concert 502. So, next question tayo. Ito sa, ano, wala pangalan. Power amp nga 400 watts RMS, sir, ba? Mumatch ba na sa 400 watts na talaga 500 watts? Wako kasabot kung saning amr RMS. Bisaya to, guys, no? Sa Tagalog, guys, kakayanin ba raw daw ng 400 watts niya na power amp yung 500 watts na targa niya daw na speaker siguro 500 watts. Sir, yung tinatanong mo na RMS, sa pagkakaalam ko, yung meaning ng RMS is root mean square. Yun yung, pero wag mo na akong tanong na mag-explain ko pa yun. Basta root mean square, sir, nababasa ko lang talaga, madalas na sinasabi, yan yung tunay or true rated niya na lakas. Kung sinasabi natin 400 watts yung power amp mo, tapos 500 watts yung speaker mo, kaya niya yan. Kaya niyang patunogin yan. Pero kung gusto mo ng, dun lang tayo sa question mo, sir. Basta kung tinatanong mo kung kaya, kaya niyang patunogin si, ano. Kung sabihin mo na match, pwede pa rin naman match. Sasabihin ko pa rin match kung ako yung tatanungin mo. Kayang-kaya niyan, okay pa rin yan, sir. So, depende na lang sa inyo yan kung paano niya siya kontrolin yung volume niyo. So, next question tayo. Yun na lang yung last question. So,
So yun lang muna guys, no. So yung sa mga, ulitin ko lang guys, yung mga gustong mag-share ng idea, please comment na lang kayo, no, para mabasa ko rin at matuto rin ako sa inyo. So dun sa mga ano, at tayo lang tayo guys, be friendly lang po tayo guys, iwasan po natin makipagtalo tayo sa isa't isa, no. Let's help each other na lang. So yun lang lahat guys, salamat sa mga supporta, no. So till here guys, and God bless everyone.